preparing our hens, bull hens, ibang iba yan kaysa sa paghahanda sa ating mga ulets, ano? Kasi pullets, we need to develop the body, yung patawan nila. Ito namang mga ating mga inahin na to, they tend to medyo tumaba. So, kailangan natin to papayatin. Ngayon, tanong ninyo kung magagamit natin sa pag-breeding sa early bird. Ito, some of them pwede. Pero mahalaga, titignan natin kasi ang likod nito medyo paangat, paano na rin, paalsa na rin. So, tignan nyo kung pwede pa. Pero most of the time, on a lot of occasion, hindi ko sila ginagamit kasi sandali lang sila eh. Kasi ngayon, halimbawa, ngayon, Setyembre, no, sa ating sinasalang, inevitable to, maglulugon at maglulugon. So, bago pa lang nagsisimula yung breeding, ay mapapansin ninyo, naglulugon na sila. Kaya sila rito, ay binibigyan ko ng maluwag na lugar para talaga mag-develop sila. Ito yung ating mga bullhens and hens na gagamitin pa natin this breeding season. Kaya po, tandaan po natin, huwag tayo magsasalang na mga materyales na yung medyo may ano na, tawag dito, may tumutubo na sa likod. Kasi po, masakit na yon, at the same time, yung kanilang enerhiya ay gagamitin nila sa pagbuo ng magandang balahibo rather than paggawa ng ito. I always separate yung range ng pullets sa ating use hens and bull hens. Kasi po, itong ating mga pullets, ay ito, iba yung pangailangan nito eh. Kailangan nito, ma-develop pa yung katawan nila. So, pag pinagsama mo sila, normally, yung mga hens natin, lalo tumataba pag dumidevelop ang katawan nito. Kasi po, yung mga inahin, kailangan medyo papayatin ng konti yan eh. Ano pakain nito? Ay, masarap ang pagkain nito. Tapos, regular ang deworming, regular din po yung vitamins. Alam nyo, no, hindi ako masyado yung priming na 1 month eh. Sa akin, ang priming mo ng iyong mga gagamitin materials ay buong taon yan. Pagantayin mo, alagaan mo ng buong taon yan. At magbibigay sa'yo ng magandang itlog yan. So, maganda sisi. Tandaan po natin, pag malusog yung nanay, matibay yung inakay. Yun lang ang ano ko dyan eh. Kaya, make it a point na naalagaan ang gusto yung ating mga inahin at dumalaga. Ayan po. Ito naman, hindi lahat ito gagamitin ko. Although, these are selected pullets, pero marami pa rito mabobot out. Marami pa. Pero halos to, pinili ko na ito lahat para gamitin ko. Pero sa sobra naman to. Some of this would be shared sa ating mga kasabong. Kung napansin natin, medyo maluag-luag yung ating ginagalaan nila. No? So, just make it a point na ganon. These are Cardinal Club Kelso Pullets. Ang maaga kong pinagsasama-sama yung ating mga manok. Well, bakit? Sa ating mga pullets. Kasi para makita ko yung mga problema sa ano. Halimbawa, yung may nambubuli. Para ba ma-establish ka nila yung pecking order? Ngayon, pag meron nambubuli, ginagawa ko ng paraan. So, ito, no, meron ako rito. Mamaya, papakita ko sa inyo. Tawag ko dito, posas. Ayan, ipakita ko sa inyo yung posas. Ito yung posas. Limawa, kung ito yung bully, ha? Ang masaya, unti-unti na isa dyan. Okay? Pakita natin sa kanila paano ang pagkakabit ng posas. Yan, papakita sa atin ni Totoy. Paano yung pagkakabit ng posas? Kasi po, para po, inilalagay natin ito kung sino yung bully, kung sino yung pinaka-ikangain ng gugulo. Well, ang purpose nito para hindi siya makapanghataw, hindi rin siya makapanghabol. Sige, sa mo bitawan ngayon. Okay? Sige. Ayan, napasin natin. Ayun, oh. Medyo mukhang katawa-tawa. Pero effective po yan kasi po, pag siya ay nanghataw, babaligtad siya.
yan po ang ilalagay natin sa mga buli natin. Dalawang pamaalam po yan na pinagdugtong. Vaccination, ayan, it's a must din sa ating baby materials. So, asa lang po your local vet pag po tungkol sa vaccination. Kasi para mas alam nila. Ito, tip ko sa inyo, napapakita ko sa inyo. Pag kami nagsasaksak ng oil base, nagkalagay kami ng ganyan, stopper. Napansin ninyo, yun, para hindi baon na baon ang ano. Kasi minsan na ibabaon natin ng direkta, masakit kasi karaniwan yung oil base. Deworming. Yung panglaban natin, lahat po yan, ay i-deworm po natin. Lahat po nung gagawin natin, dapat po, ginawa na natin bago isa lang sa ready to, pati pagbabakuna. Kaya patas puputputan po, tatanggalan lang po ng balahibo. Ako sakto lang eh. Sakto lang yung tinatanggal ko ng balahibo. Ayoko nung maraming tanga, malaki yung pagkakaalis ng balahibo. Huwag lang pong hindi sumayad. Ayoko kasi baka sumayad yung huling patak eh. Yung pala yung magpapachampion sa'yo. Kaya yan po. Ganun kaliit lang. Para titingin mo, tingnan mo yan, pag sinara mo yan, buksan ito kama yun, yan o. Pasok na dyan. Hindi nasasabit dito. Yan, yan lang po yan. Paghanda natin. Kaya naman, pagkatapos naman po ay, yan po ay tuturukan natin. Ayan si Bell, tuturukan yan. Tapos, magpapaligo rin tayo. Kompleto na. Yung ating purga, paligo at turok. Napakahalaga po niyan. Kailan natin isasampo yung ating brood cock? Ito po ha, simple two-finger technique. Ayan, two-finger technique. Tandaan nyo, walang ipapasok po ang daliri. Ayan ha, tignan nyo to. Kawaka mo ngayon to yan. Ito po, itong dulo nito. Ayan, kita nyo yung pinaka-tokel na yan ng buto niya, pinaka-kilbo niya. Tapos, ito yung sa may picture, pag pumasok itong dalawang daliri na to. Ayan. Dalawang daliri, yan po, ibig sabihin, ay magpapakasta na to. Hindi pa po ito mangingitlog, pero papasampa na to. Kaya po, walang hirap yung ating lalaki. Paglapit ng lalaki dyan, uupo na lang basta si babae at siya sakto na. Hindi hirap. Hindi hirap yung ating brood cock. So yung purpose natin noon para tanga ay hindi na yung, kasi pag hindi ready ang inahin, habol ng habol ng habol ng habol yan. Ayan, ito yung isama. Ito po ay kakto na medyo buo pa naman, kaya sinamantala ko. Pero pag ito ay tumubo na sa likod, i-out na po natin ito. Papalitan na natin itong ating brood cock nito. Mga kasabong, pag po yung ating sipit-sipitan, no, yung mga pagitan ng pelvic bone, sa kanan nito, pasok na yung dalawang daliri, that's the time na isinasama natin yung brood cock. Ito ay stag to pullets to. Cardinal Club Council over Albany. So, ito yung kasing staple cross natin. Yan po, sakto. Hindi pa mahihitlog, pero magpapasakay na yung ating mga inahin. So after mga less than a week or one week, ito, itlugan na po rito ang mga lumalaga nito. Tignan nyo, walang habulan, chill lang.